Magandang araw na muli mga boss. Ang problema nitong sasakyan is pigil siyang tumakbo at pag tinapakan mo itong brake pedal niya, matigas siya. Akala mo wala siyang hydrovac. Kaya ang una kong gagawin dyan mga boss, tatanggalin ko muna itong gulong gamit itong impact wrench ko. I-check ko itong mga piston niya dito sa harapan. Pwede kasing stack up yon, o kaya itong sliding pin niya, stack up, hindi siya bumabalik. Pwede rin yon. Kaya yung piston nakatukod dito sa brake pad na nakadiin naman dito sa rotor disc. Una, tatanggalin ko itong dalawang bolt dito sa brake caliper. Number 14 yung gagamitin yung tools dyan. Tapos kung mapapansin nyo, hindi naman siya stack up. Kaya lang, dikit itong brake pad niya dito sa rotor disc. Kaya itinulak ko itong piston. O, umukay naman siya. Hindi rin stack up itong piston. Sa nakikita kong problema nito mga boss, unang-una, itong sliding pin niya, malamang hindi na ito bumabalik o hindi na naglalaro. Tapos, itong brake pad niya, kung makikita nyo, dahil nga sa hindi bumabalik itong piston, gawa nga na may problema dito sa sliding pin, manipis na itong brake pad niya at kailangan na rin itong palitan. Kaya pala sabi ni customer, bukod sa matigas itong brake pedal niya, meron pa siyang sipol na naririnig pag nagpreno siya. Dito naman tayo ngayon sa brake caliper. Kung makikita nyo mga boss, pinalo ko itong sliding pin ng brake caliper. Matigas yan mga boss, grabe tigas niyan. Stack up itong sliding pin niya. Parehas yan mga boss, yung dalawang sliding pin dito sa brake caliper, stack up yan. Sa kabilang side, yung dalawang sliding pin, ganun din, stack up din siya. Kaya ayun ang pinanggalingan, kaya tumigas itong brake pedal niya. Ang ginawa ko lang dyan mga boss, ginamitan ko ng penetrating oil, tapos nilaro-laro ko itong sliding pin niya dito sa brake caliper. Pinagtiyagaan ko gawin yan mga boss hanggang sa matanggal ko itong sliding pin. Ayan, nakita nyo, natanggal ko na itong isang mahabang sliding pin niya. Dito naman ako sa isa pang sliding pin. Ang diskarte ko kasi dito mga boss, bukod sa pinipre-up ko itong sliding pin niya, tatanggalin ko na rin yan para malagyan ko ng grasa itong sliding pin at malinis ko naman itong pagkakabitan ng sliding pin dito sa brake caliper. Same procedure lang naman ang ginawa ko, inisprayan ko ng penetrating oil itong sliding pin, tapos inuga-uga ko. Tapos pag lumuwag na, gamit yung plier, bunutin mo na. O diba, nakita nyo naman, puro kalawag na itong sliding pin. Tsaka mo ngayon kunin itong penetrating oil mo para malinis mo itong loob ng paglalagyan mo ng sliding pin dito sa brake caliper. Tapos itong dalawang sliding pin, isprayan mo ng penetrating oil yan. Tsaka mo ngayon gamitan ng basahan. Punasan mo lang yan mga boss, hindi mo kailangan yan liyahin. Sa basahan lang mga boss, malilinis mo ng maayos yan. At pag okay na, dito ka naman ngayon sa brake caliper, punasan mo rin yan kahit papaano para malinis siya. At pag okay na, pwede mo na ngayon balikan itong sliding pin mo. Bago mo ilagay dito sa brake caliper, pahiran mo muna yan ng grasa. Itong grasa na nilagay ko mga boss, yan yung kasama ng binili kong brake pad. Meron talaga siyang kasamang grasa na ilalagay kayo. Pero kung wala naman, pwede naman yung all-purpose grease. Pwede rin yun mga boss. Tingnan nyo, malambot na itong ano niya. Oh. Nakita nyo, di ba? Malambot na itong sliding pin niya. Dahil okay na yan, dito naman ako sa isa pang sliding pin. Ito yung maliit mga boss. Lalagyan ko rin yan ng grasa. Pag okay na, tsaka ako ngayon siya ilalagay dito sa brake caliper. At kung makikita nyo mga boss, malambot na itong sliding pin niya kapag ginagalaw ko. Dahil okay na ako dito sa sliding pin ng brake caliper, dito naman ako ngayon sa rotor disc. Pupunasan ko yan mga boss, lilinisan ko rin yan kahit papaano. Para pag inilagay ko itong bagong brake pad, siguradong malinis siya at hindi ka makarinig ng ingay kapag nagpreno ka. Nakita nyo naman, ginamitan ko pa ng brake cleaner yan para sure ball. At pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay yung bagong brake pad mo. Ito na yung bagong bili ko mga boss at ito yung luma niya. Nakita nyo naman yung difference, di ba? Talagang manipis na itong lumang brake pad niya. Sa diagnose ko kasi, maaring ang pinanggalingan ng pagnipis na itong brake pad dahil nga sa nakatukod yung piston dito sa brake pad niya. Kaya nakaramdam si customer ng pagtigas ng brake pedal niya at pigil ang hatak. Na ang totoong pinanggalingan ng problema ay stack up na sliding pin. O ikinabit ko na itong bagong brake pad mga boss, nakita nyo naman, madali lang ikabit yan. Kaya ako naman nasabing madali dahil kung anong itsura ng brake pad, ganun din ang itsura nitong brake caliper holder mo. Tingnan nyo mga boss, o diba, itatapat ko lang yan dito sa brake caliper holder. Ayan o, yung brake pad. Tapos pag naitapak nyo na siya mga boss, o ididiin nyo lang yan. Napakadali lang naman ilagay, o kung kayo nagagawa ng sasakyan nyo. Kakatipid pa kayo, matututo pa kayo. At higit sa lahat, hindi pa mapapalaki yung gastos nyo. Ayun ang benepisyo na makukuha nyo pag napanood nyo itong video. Basta lagi nyo lang tatandaan, bago kayo magsimulang mag-DIY, humingi kayo ng tulong sa Diyos. Dahil may pangako naman siya na kapag mabuti ang ginagawa mo sa kapwa mo,
walang dahilan para hindi kanya pakinggan. O balik na ako sa trabaho mga boss. Dahil hindi ka kasi itong brake caliper mo, pag inilagay mo, tanggalin mo muna itong isang brake pad. Sinadya ko yan mga boss ha, para makita nyo kung bakit isang brake pad lang muna ang inilagay ko. Ipinakita ko lang. O ilagay mo na ngayon itong brake caliper mo dito sa brake caliper holder niya. Ang dahilan mga boss, kaya hindi kasi itong brake caliper pag nilagay mo dahil nga sa bago itong brake pad, makapal siya. Pangalawa, yung piston dito sa brake caliper nakalabas. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, ibalik ko itong brake caliper, nilagay ko yung dalawang bolt niya na number 14. Tapos gagamit ako ng flat screw. Tutukod ko yan dito sa rotor. Ayan, makikita nyo, pinasok ko na itong flat screw, di ba? Nakatukod yan sa rotor disc. Tapos, hilahin mo ngayon itong flat screw papunta sa'yo. Para yung piston mga boss papasok sa loob ng brake caliper mo, 'di ba? Luluwag ganyan siya. O tingnan niyo mga boss, 'di ba? Dahan-dahan pumapasok itong piston dito sa loob ng brake caliper housing niya. Kaysa gumamit kayo ng special tools, pwede yan lang mga boss. May ibabalik niyo itong piston kahit kailangan gamit niyo. Huwag lang siyempre stack up itong piston niya. At dahil okay na yan mga boss, pwede mo na ulit tanggalin yung dalawang bolt na number 14 dito sa brake caliper mo. Tapos, pwede mo na ngayon ibalik yung brake pad na tinanggal mo. Gaya ng sinabi ko mga boss, itong brake pad, itatapat mo lang yan dito sa brake caliper holder na paglalagyan mo ng brake pad at pagtapat na siya, itutulak mo lang, o, di ba? Simple-simple ko lang namang ginawa eh. Kaya kung kayo yung gagawa mga boss, sabi ko nga sa inyo, napakadali lang eh. Basta yung tip ko, huwag nyo kalimutan, tumawag muna kayo sa Diyos, humingi kayo sa Kanya ng tulong para hindi kayo magkaroon ng problema. Ilagay ko na itong brake caliper mga boss. Siyempre naman, huwag niyong kalimutan yung bolt niyan. Isigpitan niyo siya ng maayos. Tapos, lipat na ako sa kabilang side. Tandaan niyo mga boss ha, same procedure lang kung paano niyo ginawa dito yung brake caliper niyo. I-preni up niyo siya. Dun sa kabila, ganun din naman yung ginawa ko. Kaya hindi ko na yan ipinakita. Same procedure lang kung paano ko ginawa dito sa side na ito. Ganun din sa kabila. Wala naman akong binago. Yun lang din. Pero bago kayo lumarga, start nyo muna yung makina tapos ipump nyo yung brake pedal para sigurado kayo na hindi lubog itong brake pedal nyo. Ang problema, gabi na dumating si customer. Inabot daw siya ng malakas na ulan pero dito sa pwesto ko is umambul lang naman. Ito yung araw mga boss na papasok na sa atin yung malakas na bagyo eh. Itong nakaraang araw lang mga boss ang ibig kong sabihin. Start ko na itong makina nang maipakita ko sa inyo na lumambot nga itong brake pedal. Huwag kayong mag-alala dahil magpapatuloy din dito is yung customer. Dapit ka na. Ayan. Dati sino yung preno at malambot na ng brake pedal kaya pala ang tigis-tigis ng brake pedal mo eh. Puro stock up eh. Oh, tingnan mo, matigas na, no? Ay malambot na, no? Oo. Di ba? Oo. Lambot na, no? Oo, kuya. Eh, kaya pala ang tigas, stock up. Mm-hmm. Nakatukod yung mga preno. At dahil preno ang ginawa ko, kailangan ito ma-road test mga boss para sigurado. Dahil ang nasa ako, masatisfied si customer. Siya nga pala mga boss, pati handbrake ginawa ko dito. May video akong nakabukod doon. Okay na si handbrake, testin mo. Okay na kuya. Oo. Hila. Okay na? Shout out nga pala sa kapatid ni Madam diyan sa Pangasinan kay Leopoldo Bisperas. Maraming salamat busik sa panonood. Pwede dito lang tayo mag road test eh hanggang dulo. May paikutan po ba doon? Wala. Atas sa bante lang tayo. Oh, yung preno mo malambot na. Ay oo nga. Malambot na. Ang tigas. Ang tigas-tigas kanina. Yung tingin lang oh. Oh. At ko tigas naman ang preno nito. At naramdaman mo kuya? Oo. O yung kalumpag na sinasabi vibration, wala na rin. Wala. Okay na? Oo. Alam mo kung saan yun? Sa air filter lang yun. Air filter? Oo, yung vibration. Tapos yung sa likod, yung pakpak sa likod, okay na rin. Okay na. Wala nang maingay dyan. Oo, ang galing doon. Sabi ko, ang dami naman diferensya nito. Buti ka mo, nagawa ko lahat. Kaya nga, nagulat na ako. Sabi mo, patapos na ako. Hmm. Sabi ko, oh, nagawa agad? Samantalang ano? Eh, siyempre, direct to the point sa sira. Wala namang pahabain, wala namang ano yun. Hindi natin kailangan magawa pa ng magic eh. Oo nga, kuya eh.
kuya. Papatay mo na, okay na po at sasakyan. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. Okay. At kung maaari, huwag naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!